Morning po, morning guys, morning mga ka-UFW sa buong mundo po. Andito po ngayon ako sa ano, sa 390F number 10. So meron po itong problema, swing daw po yung problema nito. It's a sunrise today, it's like, wow, it's very early morning. So yun po yung gagawin namin ngayon. Kasi nagkusa daw po ito nag-ano, nagsiswing. Kusa daw po ito nagsiswing, so itutugusin po namin. Yun po yung gagawin namin ngayon. Ano dito? Tinan po namin kung ano yung problema. Yes po, andito po ako sa ibabaw ng 390F. Kung makikita ko nyo po, yun yung workshop namin. So napakarami po ano, unit dito na kaming gagawin, no? Yung mga ginagawa namin. Kung makikita nyo po, workshop po namin siya. Mga excavator dyan. Excavator 745. Doon po sa kabanda doon, mga ano, ito mga shockman daw po ito, made from China. But stuck po siya kasi transmission problem. So mga kain po. Okay, so ganito po. Ito po yung gagawin ko ngayon. Kung nakikita nyo po dyan, meron dyan pinatawag na swing motor, no? Yan yung front swing motor na aking papalitan. Yung po isa na yon. And yung pangalawa po, ito po yung isa swing motor din po siya, no? So yun po, ito po yung papalitan ko ngayon. Nag-conduct po kami ng ano, ng troubleshooting dito. So sliding po siya, sliding yung clutch plate niya. And na-track ko po sa ano, sa record from 2014. It's about 7 years now today. Yes, about 7 years this excavator. Hindi pa po siya napapalitan ng ano, ng swing motor. So ibig sabihin po, yung clutch plate niya at saka friction disc niya worn out na siya. Kinakailangan po namin palitan. Actually last week po, nag-assemble po ako ng dalawang swing motor. So dito ko po siya ikakabit. So ready na po 'yon, nasa workshop po siya. So 'yun po yung gagawin ko ngayon. Ito po, medyo a little bit ano po to, medyo mahirap po 'tong gawin. Gawa po ng ano, tatanggalin ko itong mga hose na to, kung nakikita niyo siya, para makasuot lang po ako dun sa ilalim na 'yon, no. Ganito po 'yung ano, yung buhay naming mga mekaniko. Bilang isang OFW, kaya huwag po niyong kalimutan na ano, mag-subscribe sa channel ko for more video po. Baguhan pa lang po ako sa YouTube. So pasensya po dun sa mga ano, pagkakamali. So may i-adjust ko naman po ito pagka nagkaroon po ako ng ano, mapag-aralan ko po siya ng gusto. Mag-subscribe po kayo sa channel ko and click the bell button for more video po, para maging update po kayo, ano po. Yun po, ngayon mag-start na po ako magtrabaho, no? Para ano po yung the whole day. Today is Saturday po. So tomorrow is Sunday. It's about yung mga hindi nagtatrabaho po sa Middle East, sa kanila si ano yun, what we call this, pahinga. Relax by Sunday, no. Sa Middle East po naman, it's about Friday yung kanilang ano, pahinga. So okay guys, thank you so much po sa mga viewers and subscriber. Huwag po kayong magsawang ano, manood ng aking video. Tangkilikin nyo po ang isang video ng isang OFW. Maraming salamat po. At sa susunod po ulit na pagpatuloy ko ng trabaho ko ito, video ko po ulit ito. Okay po. Thank you. Bye-bye. Yes, morning po ulit. Ngayon po, ano, natanggal na po namin siya. Kung titignan nyo po yung ano yan, yan yung ano, swing gearbox na lang po yung natitira. Natanggal na po yung swing motor, no? Kung titignan nyo po yan, medyo mahirap po ang trabaho, madumi sa katawan. Kung titignan nyo po, I have a lot of dirt mud on my uniform, but yes, ayun po yung ano, kung nakikita nyo po, yung swing motor, swing gearbox motor, no? Ito po yung nag-ooperate para mag-turn left and right ang ano, ang excavator. Ginamitan po namin ng ano, crane, no? Ginamitan po namin crane sa pagtaas. So ayun po ang gagawin namin.
Yung ginawa ko po last week na swing motor, siya ko po ikakabit dito ngayon. So pipikapin ko po siya sa workshop, and lahat po ng fittings, o-ring, ikakabit ko po doon. Palitan ko po ng mga o-rings para hindi lang siya mag-leak. Wala pong, hindi po mag-leak yung mga ano niya, mga fittings niya. So ganun po, balik po ulit ako mamaya. So yan po, ikakabit po namin siya. Hey, kaya diretso lang. Extend. Po yung motor na aming kakabit. Hindi po siya kalakihan, pero mabigat po ito. Tsaka yung position po, very ano, critical yung position po niya. Kung titignan po, malalim siya. Hey, kaya, whoop! Swing ko yan dito. Swing siya. Swing pa, swing pa. Okay, baba, dahan-dahan. So yan po, itatama na po namin doon silalim. So ito po, sige. Whoop! Babay po muna. Okay po, nakakabita po siya. So ang gagawin ko na lang po is kumpletuhin yung mga hose, mga connection. Ikabit yung mga connection doon para makompleto na po siya. So yung lahat po ng o-ring na dito sa bulb na to, papalitan ko po yan lahat para safe po sa leak, no? Medyo mahirap pong trabaho ari, pero wala po tayong magagawa kasi po ito yung buhay ng mekaniko, no? And with my buddy Borgos, he's always supporting me. And medyo malaking excavator na po ito. Ito po yung tinatawag na 390FL. Medyo electronic control valve na po siya ngayon, no. Makikita nyo, it's more on electrical. Every time na magkaka-trouble po ito, talagang gagamitan mo siya ng ET, no, to find out the fault, no, kung titignan na po siya. So, medyo may madumi po, no. Saka dumudumi na rin po kami ni Ote Borgo. So ito po ang buhay mekaniko. Sa lahat po ng OFW na ang trabaho ay mekaniko, earth moving mechanic, heavy duty equipment mechanic, mga truck mechanic, light mechanic, ito po, ganito po tayo. Kaya huwag po niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel ko for more video po, para maging update po kayo. Click the bell button to update may uploading video, no. Huwag niyo pong kalimutan, sa mga kababayan po natin na OFW diyan sa Middle East, kung ano po ang trabaho niyan, mga pababae, mga palalaki po, Singapore, Hong Kong, hindi po na po mabanggit yung ibang bansa na mayroong mga buong mundo po. Ingat po tayong lahat. Lagi po niyong tandaan bago tayo mag-start ng trabaho, manalangin po tayo. Yung safety po unang-una. Yung panalangin po, number one yun. Yung magising po tayo sa umaga, napaka okay na po nun. Maka magandang blessing na po yun sa atin, ano po. Tapos yung mga pamilya po natin sa Pilipinas, huwag po natin silang pakaalalahanin ng gusto, no. Kasi magiging stress po tayo dun sa mga ganung bagay. Ano, ang sa atin po is unang-una, yung sarili natin ang ating alagaan. Ano, malayo po tayo sa kanila. Wala pong ibang mag-aalaga sa atin pagka nagkaroon po tayo ng karamdaman. And don't forget po, yung mga pagkain natin talagang ano yan. Kinakailangan natin siguraduhin natin kumain ng tama sa oras para hindi po tayo magkaroon ng karamdaman. Ano po. Huwag po niyong kalimutan yung mga bagay na yan. Paalala po, bilang isang OFW, hindi po ang ibig sabihin ay nagsasalita ako ng ganito para pagsabihan kayo, hindi po. Pinapaalalahanon ko lang po kayo. Yung po akin yung mensahe para sa ating mga OFW na malayo sa pamilya. Ano po? Diba? Tama ka, Otemi ko? Yan yung motion. Ano po? So, kukumpletuhin ko na po to. And, yun nga po, medyo mahirap yung trabaho. Okay, kung makikita niyo po, talagang puro grasa everywhere siya. Ano? Yep, ito po yung buhay nating mga mekaniko. So, sa susunod pong video, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa channel ko para po maging updated po tayo sa lahat ng ating mga ginagawa bilang isang OFW. Bye-bye po, and next video po.
Bye-bye and have a good day. Ngayon is Saturday, bukas po Sunday, so enjoy po muna tayo. Bye-bye for now.